Sa video na ito ay titingnan natin kung paano gumagana ang pangalawang atomic bomb na Fat Man na pinasabog sa Nagasaki, Japan noong 1945. Ang Fat Man ay isang implosion-type nuclear bomb. Ito rin ay isang nuclear bomb gaya ng Little Boy, pero iba ang estilo ng pagsabog nito. Ganito ito kalaki kumpara sa isang tao. May bigat itong 4,670 kilograms at habang 3.3 meters. Tingnan muna natin ang mga major parts nito bago natin tingnan ang mekanismo. AN-129 impact fuses, Archie radar antenna, plate na may mga batteries, X-5 firing set na nag-i-ignite sa mga detonators, plate na may instrument gaya ng radars, barrow switches at timers, barrow tube collector, 32 piraso ng explosive bridge wire detonators, green safety at red arming plugs, implosion sphere na may iba pang mga sphere sa loob gaya ng faster explosive na binubuo ng 32 blocks na nakaayos para mabuo ang sphere. Ito ay binubuo ng composition B explosives na madalas ginagamit sa mga granada at M107 projectiles. Slower explosive, then isa pang faster explosive, aluminum pusher, uranium-238 tamper, plutonium pit na may plutonium-239, isang chemical element na kayang mapanatili ang isang nuclear chain reaction gaya ng uranium-235 sa Little Boy. Neutron initiator na tinatawag na urchin na may polonium at beryllium sa loob. Ito ay naglalabas ng neutrons na importante para magsimula ang isang nuclear chain reaction. Dito sa implosion sphere na ito nangyayari ang pagsabog papasok o implosion. Ngayon, ganito pinapasabog ang Fat Man. Ang bombang ito ay inihuhulog mula sa taas na 9,150 meters mula sa lupa. Segundo bago ihulog, ang mga green safety plugs na ito ay inaalis at naiiwan ang mga red arming plugs. Pagkatapos nito ay ma-activate naman ang timer ng bomba. Ilang segundo ang makalipas ay gagana naman ang barometric device para alamin ang altitude ng bomba sa pamamagitan ng pagsukat ng air pressure. Pagkatapos, kapag nalaman na ang nakalaang altitude, ay gagana naman ang radar altimeter para malaman ang final altitude ng bomba gamit ang radar. Ang tatlong stages na ito, ang timer stage, barometric stage at radar altimeter stage, ay ginagamit para masiguro na hindi sasabog ang bomba ng maaga dahilan para madamay ang eroplano o di naman kaya kapag ito ay late ay hindi makukuha ang mataas na level ng blast wave at thermal radiation. Makalipas ang 43 segundo o kapag na-detect na ng radar ang designated altitude na 500 to 590 meters mula sa lupa, ang firing switch circuit ay magsasara na dahilan para gumana ang firing set. Magpapadala ang firing set ng electrical impulses sa mga wires ng sabay-sabay papunta sa explosive bridge wire detonators. Then, sasabog ang faster explosive papasok at magsasanhi ng shockwave papunta sa slower explosive, sa isa pang faster explosive, sa aluminum pusher, sa tamper plug, dahilan para maipit at mas lalong maging siksik ang plutonium pit. Pagkatapos ay aabot na ang shockwave sa urchin, dahilan para ito ay mayupi. Pagkatapos ang polonium at beryllium sa loob nito ay maghahalo, dahilan para makabuo at maglabas ito ng maraming neutrons papunta sa plutonium-239. Titirahin ng mga neutrons na ito ang mas malalaking plutonium-239 atoms. Ang isang plutonium-239 na natamaan ng isang neutron ay mahahati sa dalawang plutonium-239 atoms at maglalabas din ito ng tatlong neutrons
at isang enerhiya. Ganito rin ang mangyayari sa iba pang mga plutonium-239 atoms. Ang uranium-238 tamper sphere ay sinisigurong walang makakatakas na neutron dahil nire-reflect nito ang neutrons pabalik sa plutonium pit. Sa huli ay dadaan din sa nuclear fission ang tamper sphere at dadagdag ng 30% sa kabuuang pagsabog ng bomba. Ang nuclear chain reaction na ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa ang napakawala na enerhiya ay sasabog ng napakalakas, dahilan para mabuo ang fireball, thermal pulse at shockwave na sisira sa isang lugar, mga ari-arian at kikitil ng buhay ng mga tao. Kung sakali mang papalya ang firing set at hindi sasabog ang bomba sa hangin, ang apat na AN-129 fuses na ito ay gagana kapag ang mga ito ay tatama sa lupa, dahilan para sumabog ang bomba. Sinadya na ilagay ito para ang bomba ay hindi makuha ng mga kalaban. Ang Fatma na pinasabog sa Nagasaki ay nakagawa ng 21 kilotons ng TNT at nasira ang hanggang sa 2 kilometer radius na lugar. Mas maliit ang pinsala nito kaysa sa Little Boy dahil maraming burol ang Nagasaki, samantalang ang Hiroshima ay isang malapad na lugar. Kung gusto mong malaman kung paano pinapasabog ang Little Boy na bomba, tingnan ang isa naming video na ito.